Hello, hello po. Magandang umaga naman po sa ating mga kaibon. Nandito naman po tayo sa ating Munting Vlog. Nandito naman po tayo dahil tayo ay nag-aalaga ulit ng ating African Lovebird. Palakit. Ngayon magandang umaga mga kaibon. Nandito naman po tayo para rin po sa araw nito, ang gagawin ko ngayon is general cleaning. Kasi, mga 1 week na. Siyempre, alam ko, napaka-simple naman po yung gagawin ko. Maglinis. Pero, yung simpleng bagay, mahalaga din po sa ibon. Hindi lang sa ibon, siyempre, sa tao din. Kailangan natin siyempre maglinis, di ba? Para at least, yung ibon maging healthy. At, yung kapagiliran niya is maganda. Kaya samahan niyo ako, maglilinis tayo. Simpleng bagay pero mahalaga. Bali, ang gagawin ko pala ngayon is maglilinis ako, magtatanggal ako ng mga pupo, tsaka magpapakain, at maglalagay ako ngayon ng tangkay ng malunggay. Kasi yung ibang breeder natin, patingin ko para silang mangingitlog na, kasi mostly yung mga breeder natin hindi na lumalabas. Ngayon lalagyan ko siya ng mga tangkay na malunggay para at least doon natin makikita kung nag-harvest na sila ng mga pampugad nila. Isa yun sa mga pruweba ng ang iyong breeder ay mangingitlog na. At sa ngayon lalagyan din natin ng vitamins. Yung ano, papalitan natin tubig at maglalagay tayo ng vitamins kasi ano na, lumipas na ang 2 or 3 days, tapos puro tubig lang nilagay ko. Ayan, tubig naman, ano naman, mineral na, ano naman, vitamins naman para din sa so. Pero abangan nyo ako rin sa susunod na vlog ko. Gagawa ako ng isang vitamins na mura, preservative, walang preservative, herbal, at makukuha mo lang sa paligid natin. Yun ang malunggay. Yun ang ipapalit natin sa ating vitamins na ginagamit. Singin ko kasi mas maganda yun eh. Tsaka, yun daw ay mas maganda kasi herbal, walang preservative, tsaka ano, hindi siya binibili. Ang gagawin mo lang naman, patutuyuin mo lang siya, bibilit mo, tapos i-shake mo lang, i-grind o para maturo siya. Yun yung tinatawag na powder malunggay. Mabisay, alam naman natin na yun is tawag na ito, mayaman sa vitamina. Pwede siya rin pang tao, pwede rin siyang pang hayop. Dahil yan man ay mabisa naman yan sa lahat ng ginagamit. Pero sa ngayon, babitamins ka muna siya yung nabili ko. For the next few days, sa susunod ko ng vlog, yun ang gagawin ko. Malunggay herbal powder. Inihalo ko ngayon sa mga ano natin, tubig nila. Tapos, sa ngayon, ito. Data. Bibilad ko ngayon to. Tapos, pagkabilad na ito, himayin ko siya. Pagkahimay ko siya, bali, i-grind ko siya. Ito na yung the next susunod na gagawin natin. Vitamins. At least, depende kasi lahat na nagmali. Pati patuka, nagtaas. Siyempre, vitamins. Kailangan niya. Ito, walang bayad. Yung dyan, nakikita mo sa mga paligid-ligid, nakatanim, healthy pa. Kaya, sa susunod, ito namin gagawin natin. Ngayon, ibibilad ko siya ngayon para a few days, gagawin na natin siyang herbal.
Yan, bali, salin ako muna sila ng pagtupa. Tapos, palitan natin tubig. Ito nga pa yung ginagamit kong vitamins, medyo madami pa. Pero okay lang naman, magagapit ko pa naman din ito. Pero sa ngayon, ito muna gagamitin natin vitamins. For a few weeks, yung herbal na natin malunggay. Ito nabili ko lang siya eh. Pero tingin ko mas maganda yung malunggay. Para yun, at least yun. Tsaka gawa mo pa, sariling gawa mo. At ano pa, wala siyang hamangahalo mga chemical, talagang herbal. Pero sa ngayon, ito muna gamitin natin. Sa takal lang, maghapon na ngayon. Mas kuha lang tayo ng konti. Kunting-kunti lang. Ihalo nga natin siya ngayon dito. Mimix natin ngayon siya. Yan yung magiging vitamins. Saka ito, di man araw-araw ito ginagawa. Ano lang to? Twice a week for 3 days. Ano? Twice a week, so 3 times a week. Mas maganda. Basta, sa loob ng isang linggo, o pag naglagay ka nito, 1 to 2 days, 1 to 3 days, ngayon, naglagay ka ngayon. So, tapos kinabukasan, papalitan mo na siya. Kung madumi na. Huwag ka ulit magbabitamins. Palipad ka ng dalawang araw o tatlong araw para hindi naman siya mag-over vitamins. Mag-suporta lang natin. Yan, isang takal lang. Aloy lang natin. Halo, halo. Ito na, ilagyan ko siya ng ganito lock sa pinto. Kasi alam mo na, misan na eh.
kala mo yung mga ibon na yan, kaya nila iangat yan. Napatunan na din na ibang mga breed na talaga nakakawala sila. Kaya, ito, yung pinakapintuan niya, ilalak natin siya para at least maangat man yan, hindi niya kayang angat. Linisin natin siya, madami na siyang dumi. Simple lang ginagawa ko pero mahalaga, di ba? Kailangan siyempre hygiene para din sa ibon at para din sa tao. Kailangan maintain natin yung kalinisan.
shake, shake. Ito na. Thank you.
Tapos na tayo maglinis, magpakain, maglalagay naman po tayo ng sanga ng malunggay para sa mga fritter natin. Ayan, lalagay ko to dito, tapos sila na bahala magkumutkot. Kasi dito, pag kumutkot sila, kinukutkot nila to, mas mainam daw yung ganito eh. Into yung malunggay, para yung ituro yung kapag nangitlog na yung alaga mo, mas mainit daw to pag nililimliman tsaka nagpa-preservative shell para nang init yung para at least yung temperature na magiging itlog ng bitir mo magiging ano lang normal talaga. Ayan. Mas effective to po yung sanga ng malunggay. Hiya mo sila para at least sila yung mag-harvest. Kasi sila yung magtatanggal. Kasi sila yung pupunit ng ano, pampugad nila. Ito yung mga breeder natin. Ito. Pasiboy pala naman mangitog dyan, doon dalawa. Ay, ito pala kasama na yung bato. Lagyan na natin sila. Ngayon, papakita ko lang sa inyo kung ano, pagkakain na yan. Kaya iwanan muna natin sila saglit. Lalabas yan para kumain na yan. May magsisilabasan.
Lalain na lang. Ay, mga kaibog, hanggang dito na lang ulit susunod na vlog ko. Salamat. Saan ba yun?